Yo! What's up guys? Sa pang-play to earn games na naman tayo. Pa-washout sa RCG. Pa-washout sa Famco Boshibs. Shoutout to Abao Family Boshibs. Pa-washout Boshibs Family Reyes. Thanks boss. At sa video na to guys, pag-uusapan naman natin itong Meta Gear. At nandito nga po ito ngayon sa Binance Smart Chain. At nung unang tingin ko nga po dito sa game na to guys, ay naalala ko nga po itong show dito naman sa Discovery Channel na Battle Bots, na yan nga po yung pinapanood ko sa YouTube naman. Yan po na bumubuo sila ng mga robot, nagbi-build sila ng mga robot na may mga weapon yung mga robot na yan, may mga armor, may kanya-kanyang strategy kung paano ang magiging itsura ng mga robot na yan guys. At maglalaban-laban nga yan sa isang arena, at yan nga po ang Battle Bots. So ito parang hawig yung kulay guys. So ayan po, yan yung mga ginagawa nilang mga robot, pati yung apoy, mayroon din yung iba, may mga weapon na apoy or flamethrower. Ganun naman dito sa game na to, kasi nga Meta Gear ay bubuo ka ng mga robot mo or itong mga sasakyan mo na may mga kanya-kanyang mga kakayahan, depende sa mga parts na ilalagay mo, depende sa gulong, sa body, sa weapon, at sa gadget nga na ilalagay mo. So yan yung pag-uusapan natin guys, kung paano ba ang gameplay nitong Meta Gear, paano ba mga earning dito, at syempre po kung meron tayong makikita mga red flag, mga risk, ay babanggitin ko rin naman po sa video na to. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa usapang play to earn. Meta Gear, yan nga yung titignan natin ngayon guys. At nakalagay nga dito guys, the game that shows creativity in assembling robots to fight. At ang pinaka game feature nga nito guys ay tayo daw yung magiging inventor, kasi tayo yung bubuo ng mga robot natin para yan naman yung ilaban natin sa mga arena. Ngayon pwede rin tayo mag-rent guys, at syempre kung pwede tayo mag-rent, pwede rin naman tayo magpa-rent siguro ng mga robots natin. At sa dami nga ng parts dito guys ay napakadaming combination na pwede natin gawin dito, depende sa magiging diskarte mo. At bago natin puntahan itong mga ibang information about sa game guys, ay pasukin agad natin itong pinaka beta test nila para makita na agad natin yung pinaka gameplay nito. So ito na guys, andito na tayo sa beta test ng game, at dito nga binigyan tayo ng access para naman ay syempre mapakita sa inyo yung pinaka gameplay nito. So ito yung garahe natin guys, at magbubuo nga tayo dito ng mga robot natin or itong mga sasakyan natin na may mga weapons. So dito po napakaraming mga pwede nating pagpilian dito po lang sa chassis niya, oh. Tapos sa wheels naman, sa weapons and gadget. So ngayon po ay may apat na parts itong mga robot na to, or itong mga para mga crash gear na to, di ba? So isa din po yun sa pwede nating reference, di ba? Alam naman natin dati, nilalaro din naman natin yung crash gears. So una, tignan natin dito. Meron dito mga default guys, at yan nga pwede nating i-drag, oh. Pwede nating palitan yung mga parts na yan. So una natin yung chassis. Ano kay magandang chassis para dito sa gear natin? Meron dito parang pusa guys, oh. May nakalagay dito mga level 1, so pwede mag-level up to, pero iba-ibang klase, oh. Siguro iba-ibang rarity din tong iba. Kakaiba nga itsura nitong iba, oh. So try natin bumuo, ha. Ito kayang bilog. Lagay natin yung bilog, yan yun yung maging itsura niya. Next naman yung wheels natin. Meron malalaking wheels, meron maliliit na wheels, meron naman itong parang wheel ng tanke, 'di ba? So pagka-clinic natin yan guys, meron bang information? Walang information na makikita. Check natin dito. Pero dito ay nakikita natin yung buhay, yung HP 2000. So try natin tong wheel na may armor. Yun, laki pala nitong wheel na to. So sa harap naman, lagyan natin ng maliit. So depende sa'yo kung anong gusto mong wheel. Pwede malaki sa harap, pwede naman na maliit sa likod. At nagbabago nga yung stats ng Meta Gear mo. Dito naman yan, tumataas yung health natin. Kaso nung nilipat ko dito guys, mga slot pala to na pwede natin mag-save tayo ng iba-ibang mga robot kung marami tayong mga parts, di ba? Pero mamaya tignan naman natin mga presyo ng mga parts na to, so kailangan natin bumuo ulit. Yan, try natin to sa wheel, tapos sa weapon naman guys. Ano kayo magandang weapon? Wala pa akong idea kung anong malakas dito. Try naman natin tong panuntok. Meron siyang 300 na attack, tapos pang-apat naman na parts guys, dito naman gadget. At ito nga parang pandagdag lang, di ba? Pang-upgrade lang ng kung ano. Ito, try kaya natin to. Not enough energy. So may energy din pala to guys, kung ilan kailangan yung energy. Kagaya nito, 25 lang yung kaya nating energy dito. Save lang muna natin, no? So ang kailangan mo dito sa 15 naman. So hindi ka pwedeng umabuso na talagang maganda lahat ng weapon, maganda lahat ng items mo, maganda lahat ng parts mo, kasi kailangan mo rin ng energy. Kailangan mong ipagkasyahin kung anong energy siguro ng chassis, no? Yan, ito yung isang sumakto guys, oh. So nagdagdag siya na mataas na bonus, pero maliit yung buhay natin. Pero tignan natin guys, ha? Trial lang naman to. At meron nga dito mga upgrading din, pwede ka mag-upgrade ng mga items mo. So meron na tayong na-save na isang combination dito. Try nating lumaban. At yan, andito tayo sa campaign, tapos find match lang tayo. 3, 2, 1. Ayan guys, magbabakbakan na yung mga robot natin, at manalo kayo tayo, no? Pwedyo. Uy, parang tabingi yung ano ko guys. Parang mali yung gawa ko ng robot na to. Pero mukhang tinutulak natin siya. Kaso talo tayo, kasi nga nakayuko yung robot natin. Walang kwenta yung pagbuo natin ng robot guys. Ayan, round 2 naman. Tignan naman natin kung manalo tayo dito. Iba naman tong kalaban natin. Parang octopus naman. Uy, yun, nung
hinila tayo ng kalaban guys at sinusuntok na natin. Mukhang manalo tayo dito kasi hindi tayo basta-basta tinatamaan nitong parang tentacle niya. Ayan, so mamatay na itong kalaban natin. Nanalo pa tayo, di ba? Hindi ko akalain manalo tayo kasi nakayuku yung robot natin or yung pinaka-meta gear natin. Round 3 naman guys, ibang kalaban naman natin. Kakaiba to ah. Uy, ang lakas naman ito. Suntokin mo, ayan. Lakas guys, oh. Ang lakas ng mais. So kakaiba yung diskarte naman itong mais na to. Hindi ka pa makakalapit ay mamatay ka na. Ito naman, parang blade siya. So parang fan ang dating nito. Uy, mahaba yung blade nito guys. At yun nga, hindi tayo basta-basta tinatamaan. Kaso every time na haba itong blade niya, ang laki din naman ng damage. So talo tayo dun guys. So ito kaya, ano kayo magiging parang bomba. So na-stun tayo guys. Oh. Pinupukpok yung robot natin. Tatlong pukpok lang ay wasak na yung robot natin. So parang endless pala ito, no? Hindi natapos hanggang sa magpalit ka siguro ng robot mo. Try natin magpalit naman na ibang robot. Tapos meron ding speed dito guys. Oh. Ayan, mukhang manalo tayo dito. Hindi tayo tinatamaan yan. Naka times 3 na pa ako. Sobrang bilis ng mga pangyayari dito. At mukhang hindi ko nga ma-out. So hindi ko alam kung paano i-out to. Siguro endless tong battle na to, no? Nasa iyo na lang kung i-out mo hindi. So try natin i-reload yung page. So yun guys, nagkaroon ng problema, hindi na ako makapasok. So ito po ay kukontinue naman natin dyan sa live stream natin. Probably sa Monday magla-live stream po tayo para naman dito sa Meta Gear. So at least nakita niyo po yung labanan, 'di ba? Tapos nakita niyo yung garahe at doon nga natin i-explore pa guys yung iba pa natin pwedeng gawin dyan sa mga robot natin, dyan sa mga Meta Gear natin sa next live stream naman natin sa Monday. At yung nilabanan nga natin kanina guys, yan naman yung campaign mode. Tapos meron pa po yung ibang mode na kagaya ng quick fight at saka tournament. At mamaya nga sa white paper, tignan naman natin kung anong mga kuha nating rewards pagka nanalo tayo dyan sa mga laban na yan. Ngayon guys, nandito tayo sa marketplace para naman magkaroon kayo ng idea kung magkano ang presuhan ng mga items dito. Gear naman yung bahay dito guys. Yan na po yung pinaka-token nila. Ito po, ayan, gear. Meron akong 500 gear dito na i-hold ko nga yan. Titignan ko hanggang ma-release yung game, di ba? Baka umangat po yan na matindi bago naman ma-release yung game kasi nga ngayon ay talagang pababa pa siguro yan kasi wala pang hype. So ito naman yung presyo ng gear ngayon guys na kulang-kulang 25 pesos naman isang gear. So check natin guys ha, isang grand box yung pinaka package deal naman ito kung magkano ibabayad natin. Lagay lang natin dito sa pinaka low, ayan, meron tayong 760 gear. So kung 760 gear nasa 330 USDT naman, so kulang-kulang 16 to 17,000 naman yung puhunan dito. Dito naman sa isang box na to, yung box na yun guys, may laman na po yan mga iba-ibang klaseng parts. Pero kung gusto nyo pong bumuo na sarili nyo, ay kailangan nyo talagang hanapin, di ba, kung anong kailangan nyo. Kunwari, galing kayo dito sa chassis yan, may mga iba-ibang parts yan, may mga iba-ibang presyo. Hindi natin malaman kung ano magiging pinakapuhunan dito guys kasi nga mayroong common, mayroong iba-ibang rarity din. Tapos depende sa gusto mong part. So ikaw po mismo ang dapat tumingin dito, pati mga weapon, pati mga wheel, pati yung mga gadget niya. Kailangan ikaw mismo ang tumingin para alam mo, di ba, kung ano yung binubuo mo. Makikita mo naman yung mga presyo dito. At yun nga guys, mayroon naman silang mga beta test at pag nag-open nga itong beta sa public. So try nyo po mag-snipe dito. Kung gusto nyo po yung game, pwede na po kayong bumili. At di natin alam kung magmamahal pa itong mga parts na to. So kayo na po mismo tumingin dito sa marketplace nila guys. Open naman na. At isa po yan sa magandang point dito kasi wala pa po yung game. Andyan na po yung marketplace. Dapat naman talaga yung nauna yung marketplace para pwede na mag-buy and sell agad yung mga tao, di ba? At kung hindi mo nga magustuhan yung na-open mo dito sa box, pwede mo agad ma-flip kahit papano. Mas maganda yung ganito na andyan na, open na yung marketplace. So sa mga iba-ibang game mode dito guys, ano naman makukuha natin? So para malaman natin yan, ay punta naman natin yung white paper nila. So nung tinignan ko po itong mga game modes guys, meron tayong quick fight yan. May mga bonus dito, blueprint shards yung makukuha natin guys, na pagkakinumbine natin yung mga shards na yan, ay pwede tayong bumuo ng blueprint at yan naman yung makakuha tayo ng mga parts nito mga sasakyan natin. Tapos dito naman sa campaign, ganun din, ang rewards naman dyan ay shards naman. Tapos sa tournament guys, doon naman ay magkakaroon ng gear token reward. So hindi to cash cow ang dating nito guys ha, kailangan mo talaga dito makipagbakbakan, kailangan mo talaga dito manalo. At pag nakakuha ka ng mga parts ng mga sasakyan, yan naman yung pwede mong ibenta or pwede kang bumuo pa ng mas malakas mong robot or mas malakas mong sasakyan or mas malakas mong meta gear na yan naman yung ilalaban mo sa tournament. Kasi sa tournament lang po sa ngayon ang merong gear reward. Wala akong nakikitang reward dito na gear sa ibang mga game mode niya. Makukuha natin dito mga NFTs. Tapos meron din po yung energy ha, kagaya ng nakita natin kanina, may mga energy naman yan per day, so hindi tayo pwede maglaro ng Unli. So pinaka-target dito, competitive pala ang gameplay nito guys.
kailangan makarating ka talaga sa tournament at manalo para makakuha ka nitong mga gear token nila. Pero pwede ka rin naman kahit hindi ka nagto-tournament ay pwede ka manalo sa campaign at sa mga quick fight. At yun nga guys, yung mga makukuha mong mga NFT dyan, pwede mo namang ibenta sa marketplace kung merong mga naghahanap na mga parts na yan, diba? Para naman ay pangpalakas dun sa mga robot nila. Pero para sa akin, medyo nakukulangan ako dun sa labanan kanina, diba? Maganda siguro kung ang perspective is nasa taas tayo or medyo 3D siya konti. Ito na kasi platform, pero okay din naman siya guys. Gusto ko yung artwork actually, at wala namang masama dun sa platformer na game. Yun nga lang, hindi para sa lahat yung gameplay kasi hindi po ito nagtatay ng token sa ibang world, diba? So kailangan mo talaga manalo sa tournament para makakuha ka ng token, pero pwede ka namang magbenta din ng mga NFTs. Ngayon guys, para naman sa legitimacy ng project, andito po yung team nila. Fully docs po yung team nito at kompleto po yan sila na information, at galing nga po yung development team. Ito naman OnePad, at yan nga ang pinaka-services nito ay yung blockchain din naman, at itong OneSoft. So itong OneSoft naman guys, ang expertise naman ito, itong paggawa ng mga game. So pagka tinignan nyo po dyan sa Google Store, marami na po silang game na nagawa dati pa, at ito nga po yung bago nilang game na in-integrate naman nila sa blockchain, at ito naman yung papel ng OnePad. So OnePad and OneSoft pinagsama yan, nakagawa sila ng magandang game. At sabi ko kanina guys, fully docs, kayo na po mismo ang tumingin, andyan lahat ng information nila. Kompleto na po yung team member nito, pati po yung mga advisor. Napakalaki mga tao ng mga advisor nito guys. Meron dito Father of Angry Birds, yan nga, founder siya ng Rovio Entertainment, yung gumawa ng Angry Birds. Tapos mga malaking mga ventures at mga malaking mga company din andito. At backers and investors naman nila, no doubt, malalaki din po yung mga backers and investor ng project na to. So walang problema sa legitimacy ng project guys, legit talaga. At meron nga silang video dito na ilalagay ko naman yung link nito sa description sa baba. Dito po nila pinapakita yung team nila guys, paano ba sila nagde-develop, pati yung mga marketing nila. Yan, meron silang mga presentation dito. So yan, nagpakilala ang mga team member, nagpakilala ang mga key person dito naman sa game. So actually guys, sa gameplay, wala akong problema. Napakaganda, napaka-exciting nga. Nabangan natin tong gameplay nito. Ito po, hindi cash cow, pero hindi po basta-basta magda-down ang price ng token nito guys. At yun nga, NFT mo makukuha mo, at very competitive siya. At pagka andun ka nga sa side na very competitive ka rin, at punta ka nga dyan sa mataas na rank dyan sa leaderboard nila, sigurado kikita ka rin naman na malaki guys. Pero yun nga lang, kailangan mo dito itsaga talaga. Kailangan mo dito ay maganda yung mga parts mo. Kailangan mo dito ay medyo grindy lang din siya. Pero sa gameplay itself, unique siya. Iba siya sa mga meron na ngayon. So napakagandang abangan natin tong game nito pagka open beta na or public launch na. So dito naman sila sa part ng Q1 2022, at nauna nga po itong game beta test for calls. Kasi nga po, meron na tayong beta test, diba? So tapos na po yan. Tapos Q3 na guys, ito naman yung aabangan natin. Game release na sa web and Android. Tapos lalabas yung PvP and campaign mode. Pero mahuli lang yung renting niya. So at least halos tapos na po yung hanggang Q2, no? Q3 na po yung inaabangan natin, yung pinaka game release nga. Tapos iOS din and so on and so forth. Maglalabas naman sila ng metaverse, yan naman yung world map nila. Siguro may mga iba-iba pang game, di ba? Nahawig naman dito or kadugtong nitong gameplay niya. At sa Q4, ang exciting naman dyan, multi-chain mainnet. So abangan nyo po guys, sa Monday ay maglalabas naman tayo ng live stream nito, at itatry natin ulit yung game. Try natin bumuo na malakas na mga robots, try natin manalo kasi kanina parang ang pangit ang nabuo nating meta gear, di ba? So try natin kung kaya ba natin makipag-compete dito naman sa meta gear. So I think dyan lang po muna yung video guys. Sana po yung nagkaroon kayo ng information about naman dito sa project na to. At lagi ko nga po sinasabi guys, yung mga binabalak nyo ipasok dito ay mga investment nyo po yan. Kaya maging responsible po kayo sa mga investment ninyo. At syempre huwag nyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa usapang play to earn. Paki-like na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys.